Sino ang hindi nakakaalam sa lugar ng Divisoria, ang pinaguriang paraiso ng tawaran at pagkawan? Dito kasi alam nyo, mabibili ang mga bagay-bagay na mura kaysa doon sa mga sikat na shopping mall. At kung pakyawan o wholesaler ang ating pag-uusapan, aba, dito sa Divisoria ang dapat mong puntahan. Hi babe! Welcome back to my YouTube channel. I'm Contract. At sa araw na ito, alam nyo ba, isa na namang kaabang-abang na tagpo ng aking kwento ang ating pagsasaluhan. Kaya't ano pang inaantay ninyo? Tara, let's samahin nyo po at ikutin natin ang lugar ng Divisoria. Sadyang sikat ang Divisoria, lalo na tuwing buwan ng Abril at buwan ng Mayo kung kailan namimili at naghahanda ang ating mga kababayan para sa taunang pasukan sa eskwela tuwing buwan ng Hunyo. Pero saan nga ba nanggaling ang salitang Divisoria? Ang salitang Divisoria ay hango sa wikang Espanyol na ang kahulugan ay isang division, divider or dividing wall sa Ingles. Ayon sa mga eksperto, ito ay tumutukoy sa mga pagkakahati ng Lumang Maynila na nakapaloob sa Intramuros noong panahon ng mga Espanyol o Spanish colonial period at sa mga distrito sa labas ng nasabing syudad. At alam nyo ba na noong unang panahon, hindi tanggap at ipinagbabawal na manirahan ang mga Chino sa loob ng Intramuros. Pawang mayayamang Espanyol at mga Filipinong nakaaangat sa buhay lamang ang may pahintulot na manirahan sa Intramuros na pinaliligiran ng matitibay na pader or dividing wall. Sa kalaunan ng simulang manirahan at magnegosyo ang mga Chino sa labas ng Intramuros, partikular na sa lugar ng Binondo hanggang sa kasalukuyang Divisoria. Dahil malapit sa pier ng Maynila kung saan ibinabagsak ang mga kalakal mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo, naging estratehikong puok ang Divisoria para sa mga negosyante at mamimili. Pero ang talagang importanteng malaman, ano-ano nga ba ang bibili sa Divisoria? Tila lahat ay papuntang Divisoria. Mapasaan ka man sa Kamaynilan, sa Cubao, sa Ngangdaan, Navotas, o kahit na sa San Juan kapagaling ay siguradong mayroong jeep na magdadala sa'yo sa nasabing lugar. Kahit na nasa Marikina ka pa ay dadalhin ka ng bus papunta dito. Sadyang ang dinarayo ang Divisoria kahit na ito ay maputik tuwing umuulan ano ho, mabaho, matao at masikip. Hindi na iniindaan ng ating mga kababayan, ang mahalaga ay ang marating nila ang itinuturing na paraiso ng pakyawan at tawaran. Samantala, ang Divisoria ay matatagpuan sa pinakakanlurang bahagi ng Kaling CM Recto sa pagitan ng Tondo at Binondo. Sakop ng lugar ang mga kali ng Ilaya, Asuncion at Tabora. Nasa Divisoria rin ang baryo ng Tutuban kung nasaan ang Tutuban Mall ngayon sa Tondo, ang 168 Mall sa May Binondo at syempre ang Divisoria Mall sa Kalye M. de Santos. Bukod sa mga malls ay marami ring mga palengke sa Divisoria, kaya naman araw-araw at gabi-gabi ay puno ng mamimili ang nasabing lugar. Shoppers paradise nga raw ang Divisoria. Mahirap banggitin kung gaano talaga kalaki ang sakop ng Divisoria. Iisa lang ho ang sigurado dito, kung saan marami ang tindera, nandoon ang Divisoria. At bilang panghuli, iba-ibang tao, iba-iba ang pananaw tungkol sa Divisoria, ngunit
Kahit na gayon, mananatili at mananatili pa rin ang Divisoria at walang sino mang makapag-aalis nito sa mapa ng Maynila. Isa na itong mahalagang bahagi ng lungsod at mahalagang bahagi na rin ng buhay ng mga taga-lungsod. At kahit na pangit sa paningin ng ilan ang Divisoria, may pagmamalaki pa rin ito sa buong Pilipinas dahil ito lang naman ang tinaguriang paraiso ng pakyawan at tawaran.